So paano ba natin chine-check ang isang lane, no? Yan. So isang lane ang pag-check niya, no, titingnan mo yung kanan profile light. Nakita mo? Yan. Then titingnan mo rin yung kaliwa. Yung solid line. So ilan seconds mo titingnan? Check mo nga 1 seconds kung nasa loob ka nung magkabila. Okay. Pasok. So pagpasok ka dyan, safe ka. Ibig sabihin. So pumorma ka ng brake. Yan o, hihinto ko muna. Then, hihinto mo dyan sa pedestrian. Okay. Then, sige, bitaw na ang brake. And then, pwede ka mag-gas na magaan. So every time na ganyan, no, may mga Xbox na yan, no, baga check nyo, no, yung kanan nyo. Yan o, 1 seconds sa tingin. No. Baga ikot mo lang yung paningin mo. No. Then, sige, go gas. So dimi lang yung gas. So ang pagtabak ng gas, hindi siya binubomba-bomba, no? Kumbaga, diin mo lang siya, no? Tapos steady mo lang, no? Pag nababaga, then forma ka ng brake pag may ganyan. Intersection. Kahit hindi mo siya ihinto, basta't nakaporma ka ng brake, ibig sabihin, pag bigla may tumawid doon, may hinto mo. Tama? Pumorma ka ng brake. Okay, kasi may butas ng kalye. Forma ng brake dapat. So pag sinabi kong forma ng brake, no? Hindi mo siya, ano? Hindi mo siya ipipress, pero dapat nangatapat ka sa brake. So ganun yun. So dimming gas, sige, hataw mo, diin. Okay, forma ng brake kasi merong babalik ko. Balikan ng brake yan. Yung ganyan, pag may umovertake gari sa likod, gaganon yan, babalik yan. Ano? So dapat napuporma ka lang ng brake pag ganun. Babagal ka lang, huwag kang bibilis. Sige, diretso tayo ha. So diin ng gas content. Yan. Sige. Magaan lang ang kapit. Ang higpit ng kapit mo. Relax lang, no? Kasi yung higpit na makapit, natatakot yun. Huwag matakot. Dito-dito lang tayo. Yan. So, okay. Tingin ang kanan. Okay. Then, gas sa magaan. So, susundan mo na yung lane. No? Ang pagsunod niya, ganyan lang. Okay? Then, to it. So, yan. So, lilipat tayo yung kanan lane. No? Sige, tingin na ang kanan. So, huwag ka na mag-gas. Hayaan mo lang kusumandar. Yan. Very good, no? Pagbitaw mo ng gas na sa brake ka lagi, no? Tama ba? Bakit? Para safe, di ba? And then, just sa point na yung signal kang kanan. Press up. Then, babagala mo lang. Okay, then bitaw ng brake. Hayaan mo ko sa umandar. So kakanan, no? Ibig sabihin, paporma ka lang ng brake. Wala kang gagamitin gas. Sige. Tingin ang kaliwa, kung may parating. So yan. Tingnan natin kung makakaligong siya ng kanan. Sa babali mo ng kanan, isang ikot. So yan yun. Kumbaga parang, then nung kumanan na siya, then isang ikot ulit. So yan yun. Then gas na ulit. So hindi dapat matakot kahit may mga kasabay, kumbaga. Ang pagdadrive kasi, hindi mo siya pwedeng pakialaman eh, no? Kanya-kanya kayo eh, no? Di ba pag naglalakad ka sa 7-Eleven, doon sa may kanto, no? So mga pagpupunta ka doon sa school niyo, pagkakain kayo, di ba? Pag naglalakad kayo, walang pakialaman, no? Nasasalubong mo sila. Okay. So ganun lang yan, as is tao tayo, para tong si... Kilala mo ba si Voltes 5, hindi? Kilala. Kilala mo. So si Voltes 5, pag sinakyan mo, ikaw na yon. Pumorma ka ng brake kasi may crossing, yun to. Yan. So hihinto mo lang. Ganun kasimple yan eh. Oh. Then bitaw ng brake. Then gas ulit na magaan. Hindi ka naman babanggain nun. No? Wala namang ganun. No? Yung tipong gusto makipagbanggaan sa'yo. Tama ba? Sino ba naman tangang gusto makipagbanggaan? Diba? Wala namang ganun. No? So hindi naman siguro tanga yung mga tao para mambangga sila. No? So kaya nga sabi ko, ang pagmamaneho, kailangan kagaya yan. Kayong mga kabataan. No? Actually, kayo yung magagaling mag-drive eh. Kayo yung mga bata eh. No? So kaya lang, baka maging agresibo kayo pagka ang nagturo sa inyo, no? Nga ka ng kayabangan. Bumagal ka pag ganyan yan. Ang reaksyon dyan bagal, huwag kang kakapit. Kasi pag kumabig ka, ikaw ang babangga rito sa kanan mo. Kasi ang reaksyon, no? Paano kung nasa highway ka na nung ginawa kang cut? Tapos bigla kang kumabig dito. Pagkabig mo, meron palang parating dito sa kabilang lane. So ano mangyayari? Babangga ka. Tama? Kasi nagulat ka eh, no? So, importante nga sa loob ka ng lane, hindi ka kakalas. So, ganun kasi. Ibig sabihin kasi ito, itong lane sa kanan, no, yung puti, pag may tinamaan ka dyan, pag lumampas ka, nagkadikitan kayo, wala kayong pag-uusapan, babayaran mo yun. Ito rin sa kaliwa, ganun din. No, kapag lumampas ka ng broken line, tumama ka doon sa kabila, may nakadikitan ka, wala kayong pag-uusapan, babayaran mo yun. Kasi ikaw ang lumabas ng linya.
So ibig sabihin ang basehan sa paglayo itong lane. So dapat dito laging perfect. Yan ang tamang paggamit ng lane. So pag nasa loob ka na ng lane, no, kahit hindi ka na tumingin ng likuran, kanta-kanta ka na lang. So ganun yun. No? Then lalagyan mo rin konting ngiti at masyado mahirap yung seryoso sa pagdadrive. No? Iho. Dito eh, pag di ka marunong umiti, di ba ang daming driver nakabusangot yung mukha. Laging kala mo galit na galit pag mga nagmamanay. No? So masyado na overfocus, naging seryoso masyado. No? So ito, haluan nyo ng konting ngiti at konting lambing sa pagmamanay. No? Dahil ito, sarili nyo na bit-bit nyo rito. Pag sumakay ka rito, ikaw to, no? Na kung gusto mo, ibang gadget sa tricycle na yan, pwede mong gawin eh, di ba? Kaya lang, sabi ko nga, no? Bawal ang ano rito, no? Yung hindi ka, wala yung presence of mind mo, no? So talagang dito, medyo, ano ka, no? Attentive ka. Yan, bumagal ka pa ganyan. So, bumagal ka muna. So, diretso na. Okay, guys. So, yan. Kasi ito, kaya show me to dahil ikaw ang nasa right of way. Tama? Ikaw yung kailangang pagbigyan. No? So yan. Punta muna tayo sa bicycle lighting dahil magkakamay kukunin lang ako. Sige, forma ng brake.